I don't know na ginagawa natin in November 26, 1995. So, medyo huli mong cluster head ng Sector 3C80. That isa po siyang school principal na retired. And he's happy to marry for 29 years to his former girlfriend, Sister Julie Jesta, and they are blessed with two children. Brothers and sisters, allow me to welcome our speaker for today, Brother Gary Jesta. Tayo po ay Catholic Charismatic Renewal Community, kagaya po tayo ng Love Club, ng Lord's Club, ng Oasis of Love, ng mga artista. Pare-pare lang po tayo, Catholic Charismatic Renewal Community. Ang pag-aayba na magkati sa kanila, tayo po ay nakapungkot sa sabi ng Panginoon sa pag-asawa, hindi na kayo dalawa kung isa na lamang. Kung naman, hindi pwede pa sabihin ng babae na mag-isipa ko mag-isa. Hindi pwede sabihin ng lalaki na mag-isa na mag-isa na mag-isa. Bahagi na lamang tayo ng isa. Ituloy ang ating uli ng pagdahila sa ating Panginoon. Kaya hindi, kanina kumakanta, it is not just a song, kasi kung it is just a song, para tayo nasa, ano, nasa tatlo, yung mga nagyong, yung mga kumakanta, para mga kayong mga nasa concert, no, nakikinig ng kanta. But it is not the, ano, it is not the song, it is the lyrics of the song, it is the heart that sings to the Lord. Amen. Kaya kayo ay inviting yung susunod ng mga session natin na kumakanta. Feel the lyrics of the song, feel the context of the song, and sing that our songs of praises and worship. And that's kind of our charismatic worship. Ang mga charismatic mga mananampalataya ay naniniwala na mabuti ang Diyos sa ating buhay. God's good. All the time. No? And that sense is only beloved sa Lord para mamagay sa Diyos para tayo ay pakita ang pagmamahal sa atin. Kailangan maramdaman natin yun na mahal tayo ng Diyos. At pag naramdaman natin na mahal tayo ng Diyos, magiging magbabago ang ating pananaw sa ating buhay. Lahat ng mga problema na pinagkaraan natin ay mabilis natin ito maramdaman sapagkat alam natin mahal tayo ng Diyos. Ang aking paborito kasita sa Biblia ay ang 1 Thessalonians 5:18. Ang nakalagay po doon ay ganito, ipagpasalamat mo ang lahat ng nangyayari sa iyong buhay sapagkat ito'y pinayag ng Diyos para sa iyo, especially for you. Iba-iba mga tinataanan mo, iba-iba mga naging problema mo, kasiba, pero definitely kaya kung nangyayari sa iyo, ito ay para sa iyo. May din pinagpapasalamat natin, thank you Lord, may pagkain kami, thank you Lord, may pera kami, thank you Lord, meron trabaho kami. Pagkawin natin ipagpapasalamat ang Lord, na wala kami ng trabaho. Lord, na mumisabi, may na kami na hubutong ngayon, napakain kami. Kung ano naman natin ipagpapasalamat Lord, kahit ako hindi ko nito kayo ipagpapasalamat, but deep in my heart, I know that is good, that is good, that is good. Meron siyang nabuhin kahilan sa lahat na nangyayari sa ating buhay. Amen. Verse Thessalonians 5:18. Okay. Dahil sa nalaman natin na mahal natin ang Diyos, at dahil nakilala natin si Kristo na ating Panginoon na nagpakahirap para sa atin, ano? To show us na sabi sa mga ating Panginoon, I had overcome the world, and you then overcome your way, just to fix your eyes on me. Tingnan lang natin ating Panginoon pa paano siyang kahirapan, hindi tayo ay sabi sa atin,
ating buhay sa pagkakasabihan ni Kristo. No? Yung pinakamahirap ninyo pwedeng pagdaanan, pinagdaanan ko na, pwede niyo akong gawin buwan sa makita niyo, I have overcome my ability. Dahilan sa, bakit kailangan natin itong manapagdaan ng meron tayo sa loob na masaya sapagkat gusto ng Diyos na tayo makarapit sa langit. Amen. Ang ating final destination ay ang langit. Tayo ngayon yung mga gypsies lamang, magpagsamantala lang din sa mundo. Pero ang ating tunay na tahanan ay ang langit. Paano tayo makarapit sa langit? That's top three. Ito ngayon ang sabi sa ating ng Panginoon. No? The time of fulfillment and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Yun ang pinakamahalaga ngayon natin kailangan natin pag-usapan. Noong si Kristo, unang pangaral niya, sa unang paglapit niya sa kay San Pablo, receiving invitation ni St. John the Baptist, na si Pibiyagan, sabi ni St. John the Baptist, ano? Bukod pa kayo kaya sabi niya, repent for the kingdom of the Lord is at hand. Repent and believe in the gospel. Yun ang ating pinakamahalaga natin pag-uusapan. Repentance and faith. May story. Pero kasi may story, kaya tinawag ko sa loob ng story ko. Ano yung story gusto ko sabihin? Gusto ko kasi yung mahalaga yung story gusto ko bagitikan, siguro pahalitin na ako. Una, ako po nung bago maging focus for Christ noong 1995, na hindi natin pagdapunan, no? Para sa kami cluster leader na ngayon, nagka-cluster ay yung Inca, Abadeo, Mendez, kaya. Pero kami pa rin, araw-araw na kami nananalangin na, Lord, sana po naman, huwag mo kami aalisin sa paglilingkod sa iyo. Araw-araw na po rin kami nananalangin. Sa pagkakamayang maraming mga focus for Christ na umalis kay Mawa natin, nagpukulang ang mga nangtalataya, eh kami lang tayong paranamin yun. Kasi ang sabi ng Panginoon ganito, mayroong mauhuli na mauna at mayroong mauna na mauhuli. 1995 na kami na inaalagaan at pinapagdabayan ng Diyos. Kung bigla kami umalis ngayon sa Corpus for Christ, no? Hindi na kami Corpus for Christ na si Salon. At kayo ngayon bakong graduate ng Corpus for Christ, walang may pagmamalaking namna. Sapagkat sabi ng Panginoon, may maulang mauhuli at mauhuli na mauna. Kaya yung pananalang pananamin namin, for God sustain our faith, no? Ang mga araw ay kung lasing ko, patung-patung masakasaga, Hindi ako alam kung ito mamito nga, ako ay magaling maglasing, at ako ang nakakaroon sa una, gumugulong sa kanala, sana, pagkakamdamang pangang ganyan, no? At ako ay nakatulog sa pintana sa kanila sila na, nakatulog sa pasimang pintana, at ako ay nakatulog sa pintana, at ako ay nakatulog, may pili ako sa hindi ngayon, tanda na aking kalasingan. Yun po, katangian ko noon, Before November 26, 1995. Kaya noong November, nung kami niyakang sa Christian Life Program na ganito, nakakaroon namin na mayroon parang talk 600 talk 6 yung tinatawag na pray over kung saan kayo ay pamatungan ng kamay at hihingi sa Panginoon Diyos na kayo ay tirahan ng Espiritu Santo ng ating puso upang magawa natin sa kasi doon kaya sa Ezekiel 36, 24, 26 sa sabi ng ating Panginoon at dati ang pagkakapanahon na bibigyan ko kayo ng isang bagong puso at isang bagong Espiritu. Ang Biblia sabi sa ating namin, speaker namin doon, eh, sa toxic, sa empowerment of the Holy Spirit, eh, iba na lang yung mga, eh, yung mga lang talaga doon, sa po naman tanggal yung aking pagkalasin ko. Unang Lord, sana po naman, pagka iinom, hindi yan, ito talaga pag-iinom, ha? Sana po, Lord, kung ako nag-iinom, only for social reason. Bakit ko lang milagro ni Kristo alam, di ba? Only for social reason. Kaya ako, mayroon, sa bakit mayroon kong alam sa sakit, bakit yung pangalan babawasan, hindi ko lang babawasan kasi hindi. Walang inexcentress yung arts kung maglasing mag-inom. Pag tumarang Kristo, pag tumarang niya ang kapatid na maglagayin ng bulakan, bukusan ko yung alam at kami mag-inom, kami nalwala. Only for social reason. Ano ba, hindi pa bubuksan yung aking alam doon sa bahay, nasa repat. No? Pagkawa sa akin ngayon, Lord, sana po naman, basta mayroon kami gawain sa Corpus for Christ, mayroon kang soul prayer meeting,
Ako po ay retired principal. Ako ay hindi naman tayo pero nagretire ako kasi gusto ko mas mag ako na maraming oras ako pag-insisigo sa Panginoon by being focused for presidents by my wife. No? Pero bago ako maging principal, ay hindi para ako ngayon pagiging principal kaya yun ay nasa kailangan marami ka sa ano, sa labesa, kailangan medyo kayo magsusuhod, kayo medyo magsisipsi, pero ay hindi pas katanginan yun. Kaya sabi ko, ako handa na ako maging teacher na lamang habang buhay, okay na sa akin. Aba, biglang ginawa na ang pagiging principal ay by exam. Siya siya yung teacher mo ito. Kaya yung teacher mo ito. Ginawa by exam ang principal. Kaya sabi ko, sige ko, tapos yung aking principal na hindi mo niya ang pagpulitong bigyan ng ano-ano-ano-ano-ano. Ay tinanong niya lahat ng kanyang mga disipulo. Walang tumanggap ng isang papel lamang para application for principal's exam. At lang at ibigay sa akin yung papel na gano'n sa akin ko. Ang Lord ha, alam ko ako'y gagawin yung principal. Tapos nabigyo ko ng konti, tapos yung examination exam, tapos po, kasi naglaglaro yung mga malalang sa kusina. Kaya tapos ko tanggalin yung exam na yun, dahil hindi sila makapromote pag ginawang exam ang bayaging principal. Ewan ko naman saan ko, baka pa hindi matuloy, hindi na ang nagkakal. Tapos, Biernes, dumating yung long isang admission to the rest. Libro mag-e-test na, secure sa hapon ko natanggap yung notice of the admission. Libro mag-e-exam ako lang kung magkakon. Ano mga pag-aral mo? Sabi ko, Lord, itinas ko yung papel ng letter ng Lord. Paano ko kaupapasan ko? Ang kasal sa akin, pag-aralan mo sa isip ko, ang maliwan na lumayangan sa akin sa akin. Remember, teacher. Remember, teacher. Ano ba nga yung mga teacher? Sino yung pag-aralan mo ko, teacher? Ako binasa ko ang book of Gideon, ang nakita ko, Gideon ministry natin, at nanalo sila, yun lang ang ano, pero ano ang mahalaga ito, ang kinalang sa ang principal's exam, at pagdating sa tayo, sabi yung book of Gideon, ano ba nakalaga sa book of Gideon? Sabi ko nga, si Gideon ay, ang kalakalaban ay hindi mabilang na mga sundalo ng paratapag, sila ay 10,000 na mainly tribesmen, lalaban din sila, siyempre kailan lumabot siya sa kalaban nila. At sabi ng Diyos, ang dami naman nyo, bukasan nyo yan. At sila ay makakuha ng naging 5,000 at nung pa naging 1,000 ha. At yun si Tim Magdilan na kalaban, 1,000 sila na mukhang sundalo na ng Israel, mukhang sundalo na yun. Sabi ng Diyos, ang dami nyo ba yan? Bukasan nyo ba yan? At sila ay makakuha ng 500 na kinitin ng Diyos. At sabi ng Diyos pa rin, 500 na lang, ang dami nyo ba yan? O si Jesus yung nasiyong kanila na pagsubok o yung sasalot ng tubig, iinom sa tubig sa ilog, lahat ng ulo na yung lumuhon sa pagbukuhin ng tubig sa ilog, sabi ni Lord, tanggalin lahat yan at tapir na lang ko yung 300. No? Alam mo naman yung nangyari? Garanto ang 300 against yung pagkakalaman. Ano alam niyo ang ginawang video? Sabi ko sa kanya, palibutan niyo ang buong pangkamento ng katapan na nakaharapin at sabay-sabay na yung sumigang Siguro naman sila, no? At dahil yung mga sundalo ng tano ng mga ilaw mga Philistines, no? Takot na takot na sila, no? Dahil alam niyo mga pabiyari ng Diyos ni Gideon, takot sila sa buong Diyos ni Gideon, no? Lagi may pumsako na yung kapabiyari ng Diyos at takot na sila, no? Sa Israelite. Kaya noong gabi na yun, na gabi madilim na madilim, ang mga Israel, ang mga Philistines, no, ay Amorites, mga Amorites, yung kinuha na ng espada, at sila yung nagtataan, sila nagtataan, at ako gusto sa maraming mga kalaklahin nila. Nabuhay niyo. Tapos sabi ng Diyos kay Gideon, remember this kay Gideon, you do not fight, I fight and won't win. Ako ay nakapasan ng exam. 170 ang passing score. Ako ay 170. Kung ikaw nagkaroon ng isa,
isa pa rin meron yung mga reviewer na bad talaga reviewer at hindi ko alam. I rely on God's word. Amen. God's word? That's my story to share sa inyo. Yung mga highlight ng story ng aking buhay. Tanda ko eh, sasabihin nyo, Tobrat, totoo ba yan? Tobrat, totoo ba yan? Tanda nyo, yung ganitang sabi ng Panginoon sa mga pangalan ng palatay, katoliko, special katoliko. Yung iba nyo kasi alam, meron yan ang buteo sa kaya. Ito sabi ng Diyos sa atin, sa atang ng palataya, huwag ka magsisinungan kahit ito yung kabubuti sa mga huwag ka mag-isipanalim. Halimbawa, ako ay kausap na bilay. Kunyari, magpiling bilayang. Kapsang taong ang magpiling bilayang, tapos ako ay magpag-re-radio dito ngayon, tapos tatalita, kunyari, bilay ka, tapos may pre-over ka, ay, bumalik ka, bumalik ka, bumalik ka, bilahan ka kayo. At yan, bumalik na ako, bumalik na ako. No? Ano ba ako ngayon? No? Yung isang pinong natulog sa atin, magpapakumpirin lahat yun. At lahat yung pupunta sa langit, maniwala ka po, may faith. Lahat yung pupunta sa langit. Pero yung ako na nandaya at ikaw na nandaya, punta tayo sa impyerno. Oo, yan sa akin ng Diyos. Kaya bawal yung ipapawal ng Diyos kaya mag-share na hindi totoo sa iyong buhay. Ayun! God is good! All the time, God is good. Ayan. Ayan, yung mga aming mga pamilya namin, ito po ay nagkikinasal sila ng makaraan at ngayon sila ngayon ay focus for Christ na rin. Ito nga ang anak na baba, yung bunso ay natin ay nasa ano sila, ay provincial leader ng Youth for Christ. Ngayon siya ngayon ay engaged niya, engaged siya ng CLB, ng Christian Life Program ng Singles for Christ kasi idad na siya na Singles for Christ. Ito po yung aking pinakamagandang bag, yung pinakamagandang babae sa parang ng lupa. At ito naman, pinaka-coding na lang sa balang ng Lord. Alam niyo kung bakit? Sa pagpasok niyo ng Christian Life Program, pag kayo lumabas at naging focus for Christ, kayo na ang magiging pinakamagandang babae sa mata ng Lord sa kanya. At ikaw na ngayon natin magiging pinaka-coding na lang sa mata ng iyong asawa. That's part of God's transformation ng ating buhay. Amen? Amen. Yan po. Ate, obisit din mo yung aspecto ng February 28. Ano ba sabi? Magkagi yung Pebrero, ano? Huwag ka naman pa kamasal ng Pebrero. Kulang-kulang. Pamahiin. Pamahiin. Ano ba sa Focus for Christ? Hindi nagpapawal sa atin ang pamahiin. Yan. Halimbawa, pag ikaw ay yung, ano yung bagong taon, ano yung nalagin sa inyong ano? Nag-aaral mo, ano? Meron ka ba sa bino? Sabi mo mga ano? Yung mga ubas-ubas, no? Ang problema natin dyan, pag ikaw ay yumaman, sino papasalamatan mo? Eh, yung prutas. Magkakamit si Lord, no? Dahil si Lord na nagbibigay ng grasya, bakit yung prutas ang ating pasalamatan at hindi yung Diyos, hindi yung ating papahigit? Kaya pinagbabawal ng Diyos ang tamay sa ating buhay. Mamaya mo natalakay po, hindi natin yan. Lalo kasi malalaki kasi kasabi ko na. Ayan. Yeah, kaya ano man may bagay doon, kaya kami nung ano, nung kami lumipat ng bahay, may lumipat kami ng bahay, yun daw sa paglilipat ng bahay, tapos ano si isang pamay ito, kailangan tayo? Bigas. Palaki ang buwan! Pagkakalang paglipat mo, ilalaki yung kayamanan mo, yayaman ka, kami lumipat ng ano, lumipat kami ng bahay, paglipat kami ng bahay, ang buwan ay paliit. Lord, alam ko mas makapag-i-repass kahit anumang pamahiin, no? Hindi kami naniniwala sa pamahiin. Alam namin po ulat ang buhay namin dahil kami nakasalanay sa iyo. True enough po, Lord. God multiply graces, no? Hindi lamang yung nasa bulsa, kung hindi nasa puso. Sabi nga yung Lord, tunay na kayamanan ay nasa puso. Yung binabago na naman ng Diyos sa ating buwan, nung yung chapter ng San Pedro, nung nantok sa akin, sabi niya, bago kami maging focus for Christ, lagi kami nagkakagalit. Kasi ang wala, hindi nagkakagalit ang yung mag-asawa. Ano nga yung pagkagalitan? Pera! Ang pera namin hindi natagdagan.
Pero nagdadala ng pagmamahal namin sa isa't isa, hindi na kami ngayon nag-aaway kahit kami ay bohod ni ang pera. Pero talaga yan, ginagawa ng Diyos sa atin, gano'n yung, that's part of our repentance and faith, makumago ng Diyos sa ating mga puso natin, no? Yan. Picture. Si Epipetio, tsaka yung family picture namin, kasi nung family picture namin noon, nung kami bata pa naman, bakit ko pa to? Kasi hindi pa ako po surprise, kasi hindi kaya hindi kami nakakang picture, kaya sabi ko na, huwag na lalagyan niya pa, huwag pinakalagyan niya, on picture, on plus, huwag na yun, bakit ako to? Eh, may alam po, huwag po, huwag na. Ang ibig sabihin daw sa atin, sa Greek word, ang repentance ay tinatawag na metanoia. Yan. Ito pa kaya ang tagatala, metanoia. Pagbabago, pagkalikod. Yan. O yung balibig si Siya sa aking pag-asa. Pagbabago na ako, 360 degrees. Balik sa dati. Balik, 360 degrees. Ganyan nyo. Amen. Alleluia.
titibak na Diyos at aalagaan ka niya. Nakukuha niya, seek me first the kingdom of God. At ibigay din sa akin ang aking mga agustuhan. At dapat daw, yun ang direksyon natin sa ating puso. Ano ba, Lord, ang gusto mo sa aming buhay? Gusto namin ito ay mapaglingkuran. Yan ang aking main gusto natin. No? At dahil na dyan, kailangan natin humingi ng Lord, patawarin mo kami sa aming naging kasalanan. Ako po'y sumusuko sa iyo. Ano ibig sabihin sumusuko? Sa ibig sabihin na sumusuko, sabi mo, ano, no? Baka nasa sabi ko kaya. Kaya, sa baka. Naniwala tayo na hindi tayo makapagbabago kung wala ang Diyos. Naniwala ba kayo? Oo, sabi niya, mayroon na ano, sino ba yung, ateista na ano, si Jan Regala, magtatali si Jan Regala, tsaka ni Ray, ni Res Cortez. Si Res Cortez ay siyang servant leader ng Ways of Love ng mga artista. Tapos si ano, Jan Regala naman, noon ay siya ay ateista. At sabi niya, hindi siya naniwala sa Diyos. Sabi niya, kaya kong baguhin ang sarili ko, kahit wala, walang Diyos. Oo nga naman, kaya kong baguhin. Pwede, kaya mong baguhin ang sarili mo kahit walang Diyos. Naranasan ko na yun eh. Noong ang aking kapatid ay pinag-aaral ko, pinag-aaral ko ang kapatid, ay ako'y naniniligan ko, alakas kumaligan yun. Naranasan si Gabriel isang kaha bawat aral. Akin lang yun na, pwede rin pag-iba, iusun lang ngayon ang pagpinan mo. Anong brand mo na si Gabriel? Kahit ano, kung ano binigay mo. Nakakailan naman si Gabriel sa makamon. Depende kung may naninibigay mo sa akin, ganun yung karate, nangangin ba yung sigan niyo, no? Ay, di ganun, eh, mas marami ka, dahil mo kaka maghago ng aking naisip niyo, kasi pamigay yung iba, at saka yung aking mga sarili. E ang inyong papaalam na sila ng aking kapatid. Kaya hindi ko ako sabi ko, ako ay magtitigil ng maninigal niyo hanggang makatapos sa aking kapatid. For 3 years, ikaw naninigal niyo. Yes, ikaw naninigal sa mga tatlong taon. Nakagalaan ko ako. Wala na akong nervous. Ayaw ko na ngayon ang higali yun. Ayaw ko na rin ngayon ang maglasin. Amen! Inalis ng Diyos. Pag Diyos ang nag-alis sa iyo ng iyong mga masamang gawain, inaalis ito yung aking arms. Then change us. No? Kaya sa pagkatay na yung ating full surrender, sabi natin, Lord, hindi ko po kaya. Ikaw po ang makapagyari sa aking buhay. Alisin mo po yung aking mga kasalanan, mga ibig, at saka yung mga paninong gawain. Ngayon yan, isipin nyo na ngayon, ano ba ang inyong mga hindi mabubuting gawain? Ano ba ang inyong mga sins? Ano ba ang inyong mga evil doing? Kaya isa yung sakin lang kasi, pagkatapos ito, kayo po mayroon one-to-one ng iyong facilitator. Pag-usapan nyo yan. At nasabihin nyo sa mga aming mga partner, facilitator ko, ano ba ang kasalanan nyo na gusto nyo ilangin kay Lord? Sapagat hindi pa rin ako naniniwala sa dalawang meron sa inyo na ayaw nyo lang baguhin natin yung sarili, kagaya sinabi ko kanina, no? Naniniwala tayo na sa top 6, pagka kayo ay papatungan ng kamay, empowerment of the Holy Spirit, pag sabi Lord, at ibinalangin sa iyo, Lord, alisin mo na itong mga bagay sa akin ako. Ikaw mismo ang gusto mag-alis ko, aalisin ko ng Diyos sa iyo. In your system. Amen? Yan. At sa pagpapatawad sa akin ng Diyos, ay para na tayo ay tumanggap ng sacrament of reconciliation. Ano yung sacrament of reconciliation? Ayan? Kumpisal. Sa pagka tayo po ay katoliko, tayo po ay may kumpisal.
meron po tayong kumpisa. Sa pagkatayo yung Katolik ko. Eh, sinabang ko lang. Problema lang nila yun. Ang tawag sa kanila ay ano? Mga bagong sulpot. Kung sasabihin mo dahil sila sa akin. Kaya sila gusto ko lang ng yamahapin natin ang ating pananampalataya at may pagpapamahal. Ngayon ang talong sa atin, ngayon tinatanong ko na, kasi ganito, pag ako'y tinatanong, ano ba yung mga issues and controversies with my faith, no? Ako ang unang sinasabi sa sarili ko, ako'y Katolik ko, mahal ko ang simbahan, at mahal ko ang doktrina ng simbahan. Hindi ko man ito naiintindihan. That's my first point, no? Pangalawa, pag mayroong kontrobersya at tinatanong ko naman sa iyo, sabi ko, Lord, ipaliwanag mo nga sa akin kung bakit ito ganito. At pinapaliwanag mo na kanyang Diyos. Kaya marami kasi yung mga nagpo-kontra kasi pinapinahiin at nilaman lang sa iyong isip na karaniwan ay kinukuro, hinihiligili sa taas tayo. Ang tawag sa atin mo pa na ako, hindi pa ako cause for Christ. Ako po ay kayang-kayang ibuli ni Satanas. Kayang-kaya ako ibuli. Ginaganyan-ganyan lang ako ni Satanas. Lasing-lasing na naman ako. Ginaganyan-ganyan lang ako ni Satanas. Kung ano mo maano mo maano. Hindi siya eh. Kapag tayo naman ay Kristo, hindi tayo ibuli, binuli, kayang ibuli basta ni Satanas. Amen? Kaya ganito po ang paliwanag sa akin ng Diyos sa Sacrament of Reconciliation. Ang pagkay nagsabi ng iyong kasalanan sa tao, sa Santiago 5.16 yata, sabihin mo sa tao, small letter T, pagkakta letter T, Kristo kasi yun, pagka small letter T, regular na tao, sabihin mo sa tao ang iyong mga kasalanan at hindi mo sa kanya na kanya-kanya ipanalangin upang ikaw ay gumaling sa inyong mga kasalanan. Bigin ng Diyos yun, sabihin mo sa tao, bakit kaya it is a total surrender and total humility. Total humility, kanda niyo sabi ng Panginoon, the prayer of the humble shall be used. Ang panalangin na mababang kaluluwan tumatago sa langit, samantalang ang panalangin ng mga mayayabang hindi nakararating sa langit. Amen. Eh, sabi na, ayaw mo maglalang sa mayayabang. Ubiyo mo. Ako, sa Diyos pa lang masakas. Sa Diyos ako nag-alang. Mag-umpisan sa Diyos lamang. Nag-umpisan ko ba kay Lord? Baka kanya ang nangyari ang kanya. Pero pagkikinig sa ating mga sarili mo sa tao, sa total humility. Amen? Ang kaibahan ng mga natin kay Father, ang kaibahan kay Father, si Father, pagka nagsabi, but the beauty of the power of the church, no? Pag sinabi ni Father na ikaw ay pinatatawad ka na sa iyong kasalanan, tanggapin mong pinatawad ka na lang. Sapagkat yun ang ating pananampalataya. Kung saan ka natapagan yung kasalanan, ang kaibahan lang ang gawin niya ipanalakalun, sana po naman, patuwan mo sila sa kanang mga naging kasalanan. Kung may patuwan mo hindi para siguro yun. Basta ako, hindi ako magtya, hindi ako magpukulang tagilo, tatamay manalangin para sa inyong kasalanan. Ang isa pang matangi, yung sa confession, sabi ni Kristo, no? Ang iyong patawan sa lupa, patatawan sa namin. Ang iyong maliit sa lupa, tatalihan sa namin. Nakukuha nyo, at ang daruling, ang pwede lang gumamit doon ay ang simbahan ng mula sa ugat. May ugat o saan si Kristo ang nagtatak. That's good! All time, God is good. Saan na sila lang, the sacrament of reconciliation. Repentance means, ayan, surrendering to Jesus as the Lord of your life. Lord Jesus, kapag sabi mo, I have overcome the world, and you can overcome the world, just fix your eyes on Jesus. Matuloy lang tayo ng Kristo, at tayo magtatagumpay din sa ating paghingin ng ating mga kapatawaran. Mapapagtalunan na natin ng kasalanan. Hindi na tayo magmasok ang simbahan, at ikaw humingi ng kapatawaran. Pinatago pa tayo, huwag tayo buwasan ng simbahan. Oo po naman. Yan ang isang ating pananampalataya.
Pag sinabi ni Father na pinatatawag na lang sa inyong kasalanan, pinupuro na ng Diyos ang ating kasalanan mo sa loob ng simbahan. Ang problema ang pagpalabas mo rin natin, sa hindi ano malugin tayo kung ano tayo makaraan, ganun pa rin tayo. Kaya huwag niyo makalimot ang magsimba. Pag nagsisimba, ito yung nakapagalis ng kasalanan. By the power of the absolution ni Father. Ayan. Pero, tagaluin na si Kristo ang nasa sentro ng ating pananampalataya. Kaya ng ating, okay, dali mo na ako. Ayan. Oh. Ayun ba? Sino yun? Pag inalim natin, sabi na, surrendering to Jesus the as the Lord of our life. Hindi natin pinag-usapan dito yung mga real ba mga kasalanan na sa iyong kasalanan. Ano ba yung isang mga katangayan ito? Okay? Isang malaking kasalanan ang magsalita ng salita ni Satanas. Ano mga salita ni Satanas? Halo, bintik, gago, walang niya, o tapo, hindi ko kahit sabihin mo, ibinibibin pa yung privilege, hindi ko pa kahit sabihin. Dito yun ay mga salita ni Satanas. Pagkain ng masamang espiritu, pagkain ng demonyo na tayo nagpapakain. Pagyayabang, pagmamapuri, pagtutungayaw, pagkain ito ni Satanas. Nagpumasabi ng ating Panginoon, no? Na nagpapainin ng ating puso. Kaya nungalaman namin yun, kaya mga anak namin, nungalaman namin yun, ay pagsalita ni Satanas, hindi lang sa ating tahanan. Kaya aming mga anak namin, bawal sila magsalita ng mga salita sa Tanas. Amen? Lord, paano yan? Di mo lang naman, Diyo mo lang naman. Eh, pag tumatago ang mga pagkataon ng araw, mga tatago, mga gago, palito kayo. Nakangiti ako mo. Yung salita ni Satanas, yes, salita pa rin ni Satanas na pinatatawalan kayo ginagawa ng joke ni Satanas. Pero yun pa rin ay nagmumula sa puso mga masamang salita. Ang mga, ngayon, pag pinalita natin yun, ay ang kabaligtaran nyo, no? Ang kabaligtaran nyo ay mga salita na nagbubuhay sa Espiritu Santo sa ating puso. Mga salita ng pagpuri sa Diyos, pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa. Yung show of our appreciation na na-appreciate natin ang ating mga anak at ating asawa natin, na-appreciate natin ang kalang kabutihan, at mayroon tayong mga words of encouragement, tayo mo yung ano, kaya mo yung asawa ko, kaya mo magbago, kaya mo lumapit sa Diyos. Yun ang mga salita na pagpilita natin sa yung ating mas mga gawin. Ano ba yung isa pang katangian? Yung mga hindi Kristiyanong gawin. Ano ba hindi Kristiyanong gawin? At tatabi-tabi po, tamae o panunulo. Yung tawag ito? Yung sila mahal ng tulisan? Rusko. Ano sila mahal ng tulisan? Bago siya, ano? Nung sabi, primastery, mga maso. Primastery. Yan ay hindi Kristiyanong pananampalataya. Ngayon, bakit hindi ito Kristiyano? Base nyo kasi sa alam, basic na doktrina nila. Ang basic kasi nila doktrina ay ikaw ang gumagawa ng iyong buhay. I made my own destiny. I am the product of my own doing. Yun ang kanyang basic nila na pananampalataya. And I am the architect of my own life. Tandaan ulit ninyo ang sabi ng Diyos sa atin. Ako ang nagbigay sa inyo ng inyong itsura, ako ang nagbigay ng inyong kalakasan, ako ang nagbigay sa inyo ng inyong mga magulang na nagpalaki sa iyo, ako ang nagbigay sa inyo ng inyong mga kaibigan, ako ang nagbigay sa inyong mga opportunities. Ano ang iyong pinagmamalaki na sinasabi mo sa iyo? Everything that you say your own is mine. Yeah, yan yung nasabi. Yan ang ganda yan. Isa pa yung pag-uuna. Ayan, ang sila sa inyo, mahilig mo magpahula. Ano bakit, uli ang tandaan natin. Pag hinulaman, kung mga sinasabi mo sila hindi totoo, ang ibig ko sabihin, mas makapangyari ng Diyos kaysa sa paghuhula. Mas makapangyari ng Diyos kaysa pamahingin. No? Kung totoo ba ng pamahingin, kung totoo ba, mas makapangyari ng Diyos. At pag nagpailalim ka sa pamahingin, nagpailalim ka sa mga makapangyari ng demonyo. Pag nagpailalim ka sa mga ulan, nagpailalim ka sa mga makapangyari.
na mas makapagyarihan ang ating Diyos. Amen! Yan ano po yung spirit of the class ka, yung siyanse, yung nag-i-spirito ka no, yung diba, gano'n yun. Okay. Kailangan ba natin i-alis yun sa ating buhay? May anting-anting, baka meron sa inyo may anting-anting? Anting-anting? Hindi, ano ah, yung mga may anting-anting, kapag lumalaman nyo yung panahon na ano sa Mindanao nun, kung lumalaman nyo, baka kayo yun. Hindi sila nakapokal, kasi nga may anting-anting sila. Ikaw naman ngayon, may kasama mo sundali mo, kapag mo sa pinon, kasi kapag mo pag yung bala mo, lumibong ganyan, siya yung pupunta. Ito. Oh, hindi ko sinasabi hindi totoo yun. Pero, ang mga may anting-anting, talaga yung magulang nakikipo. Kasi meron din pangontra ng anting-anting eh. Eh, yung araba ko meron sa pangontra ng anting-anting. O, oh, hindi mo ba? Ito, kapatid ko lang ganyan. O, yung mga magtipo. Tanda natin na ulit ang Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sa anting-anting. At ako nyo lang ang anting-anting yan. Ano niya ang anting-anting? Pagkatapos nyo ng to, eh, bibigyan kayo ng covenant card yung kasunduan natin kay Kristo. That's 1995. Ang hindi ba ko pinalamin ito tapos na yung sa ang wallet. Nakalagay sa ang wallet ngayon yung covenant of the people's for Christ. Yun ang anting-anting ngayon. At ako naniniwala, pag ang iyong bahay, ang iyong sasakyan, binibigyan mo ng commerce of Christ, may obligasyon si Kristo, may obligasyon ng Diyos na iprotektahan, kasi magiging kaya-aya ako, hindi magiging kaya-aya. No? Amen! Bago ang kumisan ay meron tiyatap ng mga pagsubok sa ating buhay para alamin namin na yung antas ng ating pananampalataya. Ano ba? Yung sabi na yung tinatawag na active homosexuality. Kung siyempre wala na sa atin, ano, eh, mag-asalo ka, eh, meron pindi si Kristo Christ dito. Right? Active, hindi po kasalanan ang maging baklaw. Hindi kasalanan ang maging tungkoy. Kasi ang nakalagay sa Biblia ay ano, no? Ang nakalagay sa Biblia ay yung pagpatul mo, lalaki sa lalaki, babae sa babae, yung kumibagal. Na ito yung kapulungkod sa Diyos. Pero being yourself, no? Na ito, eh, baka yan kumisan nila ating atatod, kumisan, eh, ano pagkakaiba nila sa may sakit? Na may sakit na kailangan mo, hindi ka kailangan mo, hindi kumain mga ganito, mga bagay, lalik yung may sakit. They have to abstain from something that is sinful. Yung atatod na yung pagayon sa yung opposite sex. No? Actually, bakit ginulong sa Tumagumura? Yun po ang dahilan. Sabi ng mga alo, sabi ng mga, sa dahil sa kasamaan ng siya doon, Tumagumura sila yung ginulong. Bukod sa doon, idinitali ng ating Panginoon, na sabi ng ating Panginoon, yung tinatawag na dahilan sa ayaw na nila na sa kapwa, sa opposite sex, at ang gusto nila, lalaki sa lalaki at babae sa babae. Kaya bukunawin ko na sila. Okay? Again, hindi sabi ni Sidney Pope Francis, kung sila man ay bakla o tomboy, mahalin niyo pa rin sila. Tulungan niyo sila makapagbago, tulungan niyo sila makalapit sa Diyos, tulungan niyo sila sa kalangitan ng kalataya. Never, huwag niyo silang ilalita ng tatagol sa ating buhay. Amen? God is good? Yun! Pagsira ng aking sarili, pagdarags, kung saan sinisira natin ang templo ng ating Diyos. Ano ba ang templo ng Diyos? Ang templo ng Diyos ay tayo. Ang tunay na templo ng Diyos ay tayo. Pag tayo nakatipon, malang tayo, we become the church. No? Na nakatayo sa simbahang Iglesia Katolik ang nag-iibot sa atin. Pero ang templo ng Diyos, ng Espiritu Santo, ay ang ating mga sarili. Kaya anumang sumisira nito ay kasalanan mortal. Mortal sin. Ano yun? Paglalasin. Hindi pag-inom. Paglalasin. Hindi yung pagkapatinom ng namo, kung hindi pagkahumagin sa droga. Okay? Ano ba yung dapat natin alisin? Corruption, martyr. Ano yung martyr? Pinakamatinding martyr ay yung abortion. Ayan.
bilang kapiling parte na yung aborsyon na yung palimasa, hindi kalayang nabahan ito. Sumunan ko nga, sabihin, patayin mo lahat yung mga wala ng kwena sa lingunan, patayin lahat ang mga matatanda. Nalaman din yung matatanda, kahit kasi yung mga matatanda. No? Kung sinabi mo din ko sa batas, dapat din patayin yung matatanda, lalaban din sila. Patayin na lahat yung mga terminal, mga may cancer, mga
Ang paraan natin po pagsisisi, kailangan meron pananampalataya. Hindi pwede magsisikan walang pananampalataya. Bakit bang binagita natin ang marami dito, ulit-ulit natin, mahalaga na kailangan nagsisisi dahil sa ikaw ay gusto mong lumapit sa Diyos. Dahil, ano ba yung pananampalataya? No? Dahil naniniwala tayo na ang pagsisisi, no? Ang pananampalataya ay grasya ng Diyos. Ang pananampalataya ay paniniwala sa gospel of God. Pagpasa kayo kung ano sinabi ng ating Panginoon, ating ipanalangin na ito yung ating pagawa. No? Ang gospel of God yung nasa Biblia. Pag kayo nagpasa ng Biblia, manalangin mo na kayo, Lord, sa pagpano ko gagawin buhay ang iyong kasalita at maging bahagi ng aming buhay. Huwag nyo rin gagawin ang ginagawa ng iba na kapag ka nagpapasa ng Biblia, ano yung iniisip ka dito? Lord, gusto ko kong sabihin, ako mas matalim sa kanila. Ako mas magaling sa kanila. Kailangan, turun mo ko, matuto ko lang sila yung makatan ako. Mga tao sila, ako lang ang matalino. Sila yung matalatalo, ako mabait. Kaya sila nababasa ng Biblia para sila ito malito para matanan nila yung parang kapwa. Malangin tayo so that the word of God becomes a part of our life. Ang mga bagay na ito ay magiging personal natin division sa ating buhay. Ikaw po mismo. Tanda natin, ang relasyon nyo sa Diyos hindi magkakalit sa akin. Ang relasyon sa Diyos ay ikaw at ikaw. Ikaw at ikaw. Yeah. Personal ang ating relasyon sa ating Diyos. Huwag yung papayag na masingaan yung relasyon. Pag nakita nyo na ako pala ay mayroon pagkukulang yung chapter na nyo may pagkukulang. It is continuing that tunuturo lang po tayo na magkukulang ang pananampalataya. Kaya ang ating pananampalataya at ang pagsisisi ay hindi pwedeng paghiwalayin. At kung ikaw ay nagsisi na 180 degrees dahil sa pananampalataya, ano mangyayari? Yan. Doon ito sa amin. Tanggap. Ay, panitin. Tanggap ko ng Diyos sa atin. Patatawa. Tanggap ko ng Diyos sa atin may buhay na walang eternal life, no? Pangako ng Diyos sa atin na tayo ay aalisin niya ng takot sa kamatayan. Sabi mong pangin mo sa atin, bimisang-misang pinipate. Sino gusto mong pumunta sa langit? Nasa kamay! O, sige, tayo na. Tinong sa inyo, sino gusto mong pumunta sa langit? Nasa kamay! Lago ka sa langit! O, ngayon, ang tanong, sino gusto mong pumunta na? Walang tumas sa kamay sa amin. Sabi lang, Lord, saan muna niya? Gusto namin sa akin, kaya huwag muna niyo na. Pero hindi sabihin na lang niyo, sabi ng Panginoon sa atin, no? Hindi pa sumasagi sa isip ng tao kung gano'ng maganda ang ihanda ng Diyos para sa mga nananampalataya sa amin. Hindi pa sumasagi sa isip ng tao kung gano'ng maganda ang pinakit na ihanda ng Diyos sa atin. Kaya lang magulit dahil mahal mo ang iyong asawa, gusto mo mapag-recall pa yung iyong asawa, gusto mo pa na yung mga anak mo ay mabaktan magkaroon na pa sa buhay, no? Gusto natin na tayo makapag-iaroon pa sa iba pang mag-focus, sa iba pang focus from Christ, no? Sabi natin, Lord, huwag muna ngayon, ha? At sabi mo sa iyo ni Lord, o sige, hindi muna, sapagkat ito, sabi ni San Pablo, alam mo na kung maganda ang langit, pero na ako, napahabain pa ng Diyos ang aking buhay, sapagkat gusto ko pang maglingkod sa inyo. Yung parang secret of long life. The secret of long life, sabi ni San Pablo, ay pagpusong maglingkod. Filipos 1. Hindi ko lang ako sa pangalo. Kasi may Filipos 1. Kaya nila pwede tayo matatakot sa inyo. Kung gusto ko na yun, okay lang. Kung gusto ko na muna. Amen? God's word. All the time. Ito na po ang tawag. Ito po yung pinag-usapan natin. Ito yung sinabi ni St. John the Baptist.
sinabi ni Kristo at pinag-uusapan ko para natin ngayon, more than 2,000 years ago ngayon, same call today, same call yesterday, same call today, at same call for the acceptance challenge. Okay pa sa inyo, gusto ba niyo magbago sa pangalan ng Diyos? Amen! At kailangan mo natin ngayon, ngayon nasa yung bahagi nito, yung gusto natin magbago. Hindi ko pa sinasabi kayo magbago ngayon kasi baka gusto niyo pa maghintay ng toxic empowerment of the Holy Spirit. Magtuloy-tuloy po tayo. At dahilan niya ang magkakatay peace, joy, and power of God in our lives. Ang Diyos ay mabubuhay sa ating pangabuhay, sa ating mga puso. Ang sabi ni sapagat kayo sabi ni Kristo sa atin, ito po yung sabi ni bago yung magnipigat. Be unto me according to your word, according to your promises, I will be secure. Yun ang sabi ni Ibang Mary. No? Na kahit natin ni Ibang Mary mahirap, sabi niya, ako ay sapagat ito Lord ay gusto ko para sa akin, ako po ay susunod. Tandaan niyo rin yung, alam niyo ang mabigat na sagot ni Mama Mary ngayon, yung significance doon, siya ay dalaga at siya ay hinakasan. Pag nalaman ng mga tao na si Buntis, ano gagawin? Papatayin siya sa bato. Okay, mo sa bato. Kung pupunin siya ng bato hanggang siya siya'y mamatay at siya'y magiging kayaya. Yun ang kanyang tinanggap. Be unto me according to your word, according to your promises, I will be secure. Yun ang, ito rin ang gusto ng ating Panginoon na mag-isagot din natin sa kanyang challenge sa atin ngayon. No? Ay gusto ko pong i-admitan kayo sa isang awitin habang magbibigay ako ng patuloy para lang. I always end my talk with prayer because I believe prayer is powerful. Siya ang mga sa Panginoon Diyos na magbago ng puso